Pangarap ng 24 na taong gulang na si Kyle Terrence Abanto na maging isang direktor. Hey guys, tara sagutin natin yung mga katanungan nyo. Sa kanyang mga video, makikita kung gaano siya kasigla at kaaktibo. Pero nagbago ang lahat nito lang nakarang taon nang ma-diagnose siya na may stage 5 chronic kidney disease. Symptoms na po ako tulad ng pamamanas, tapos yung pinaka-worst na experience ko nun, grabe na po yung pagsusuka ko at di na po ako makakain. Kaya mula sa kanyang pangarap na director's chair, si Kyle, sa upuang ito sa dialysis center na mamalagi, 3 beses sa isang linggo. Di ba po, 24 years old ako. Siyempre, dun po papasok. Parang nagpa-flashback lahat. Kasi before po ako magkasakit, andun na. Isa po akong filmmaker, photographer, dancer. Kumbaga, unti-unti ko na pong inaabot yung pangarap ko eh. Tapos bigla kang isang snap lang. Kailangan mong i-dialysis. Akalain mo yun, dialysis patient sa Pilipinas, 7 million na. Sa kabila ng pinagdaraanan, si Kyle tuloy sa paggawa ng video. Tara, samahan niyo ako mag-dialysis. Katunayan, ang ilan sa kanyang dialysis journey, ginawa niya ng vlog. Sa 3 araw, kada isang linggong pagdadialysis, ay nakakaubos ng lakas. So yun, yung mga sumunod na content ko na, since napansin ko nga nakakapansin sa akin ay mga nagdadialysis din. So, ang ginawa ko is more on dialysis na rin po yung content ko. Kumbaga, tulad ko nung unang stage na down ako na nawawala na ng pag-asa, yun, nagkakaroon po sila ng hope at inspiration para ipagpatuloy yung buhay nila. October 2022, na-i-vlog pa ni Kyle ang ginawang emergency dialysis sa kanya kung saan kinailangang lagyan ng tubo ang kanyang leeg. Sobrang hirap nun. Tapos nga yung after nung dialysis niya, yung mga seizures niya, na ilang beses siyang lumaban, na akala ko mawawala na ako ng anak. Para madugtungan ang buhay ni Kyle, kailangan ngayon ng kidney donor. Walang kapatid si Kyle, ang tatay niya. Hindi naman nag-match sa kanya, kaya hindi rin pwedeng maging donor. Ang nag-iisa lang sana na pwedeng mag-donate ng kidney ang kanyang inang si Beth. Sa kasamang palad, may sakit sa puso si Beth, kaya hindi rin siya pasadong maging donor. Sa buong buhay ko, iyon yung pinakamasakit na iyak ko. Kasi alam ko yung haharapin naming hirap. Yung nilagyan na siya ng tubo sa leeg, umpisa na yun. Alam ko yung laban na mahirap. Hanggat wala pang donor, magtitiyaga si Kyle sa pagdadialysis. Bukod sa hirap ng katawan, masakit din sa bulsa ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Libre man ang ilang session ng hemodialysis dahil sa PhilHealth, gumagastos pa rin sila Kyle ng mahigit 2,000 kada session para sa mga gamot at ibang mga pangangailangan. Ang dialyzer na ginagamit sa bawat dialysis, nasa 1,000 hanggang 1,200 ang presyo. Bukod pa yan sa mga check-up, gamot at laboratories. Ito po issue sa puso niya. Kasi nagkaroon siya ng cardiomyopathy. Ito sa puso niya din. Tapos ito is phosphorus binder para hindi siya ma-phosphorus sa katawan kasi hindi na kaya nag-filter ng kidneys. Wala na nga sa kidneys. So ito nabicolol para sa blood pressure niya. Ito vitamin B para sa veins niya. May narinig nga po akong kasabihan eh. Sa pagdadialysis, walang mahirap, walang mayaman. Papahirapin ka ng pagdadialysis. Napakagastos po. Siguro po ngayon, hindi ko na po nakukompute eh. Maintenance niya in 1 month is around 35,000. Mabuti na lang daw at mayroong mga kaanak na tumutulong sa mag-ina sa gastusin. Hindi po ako makapag-work kasi hindi naman po siya pwedeng iwan basta-basta. Tulong-tulong na lang po ang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa dumadaming kaso ng chronic kidney disease sa Pilipinas, itinaas ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyente may ganitong klase ng sakit. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagtaas sa mga nagkakaroon ng
Chronic Kidney Disease o CKD sa bansa. Ngayong taon, itinaas ang libreng hemodialysis session sa 156 mula sa dating 90 sessions kada taon. Pero ang problema, kulang naman ang mga accredited dialysis center lalo na sa Visayas at Mindanao. Meron po tayong 581 na accredited freestanding dialysis centers or clinics nationwide. Around 54% ay nasa Luzon at 21% ay nasa Metro Manila or NCR. All over the countries, it's not sapat. There are areas na kulang pa rin. Some of the provinces, they have to travel mga 6 hours to go to a dialysis center. No? Eh, pabalik pa. No? And you do that 3 times a week. Mahirap yun, no? Sa buong Visayas, meron lang 74 na PhilHealth accredited dialysis clinics. Sa Mindanao naman, meron lang 65 na clinic ang accredited ng PhilHealth. Kaya ang mga pasyente sa ibang probinsya, dumarayo pa rin sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para magpagamot. Tulad ng 26 years old na si Shirley na mula sa probinsya ng Biliran. 2017, nang ma-diagnose si Shirley na may chronic kidney disease o CKD. Namanas ka saan? Sa legs? Dito sa paa lang. Ah, sa paa lang talaga? Oo, mm-hmm. Tapos nung time... First time mo ma-experience yun, na namanas ka ganun. Mm-hmm. Mm-hmm. As in, manas na manas. Oo, yung talagang ano, kapag igaganon mo. Mm-hmm. Lumulubog. Lumulubog, hindi bumabalik agad. Ang patest, yun nga, sabi ng mga nag-test doon, mga doctor doon na ano, sa isang clinic na chronic kidney disease daw. Mula Biliran, kailangan bumiyahe ni Shirley ng nasa 3-4 na oras papuntang Ormoc at kung minsan sa Tacloban City sa tuwing magpapatingin sa doktor. Pupunta ka pa saan dapat para makapagpa-treatment? Ay, ka-Ormoc pa. Ormoc or Tacloban, pero sa Ormoc ako pumunta nung time yun. Gano'ng kalayo yun mula Biliran? Nasa 3 to 4 hours biyahe. So kapag may sakit yung isang tao doon, kailangan niya pang tumabel, may ibang hindi na nakakaabot. Sa ospital, sa Ormoc o sa Tacloban? Kasi nga sa may mga sakit na hindi na ma-accommodate ng aming ospital sa Biliran. Dahil sa pagkakasakit, natigil sa pag-aaral si Shirley. Graduating college student na sana siya ngayon. Para mas matutukan ang pagpapagamot, nagdesisyon si Shirley na pumunta sa Maynila para magpatingin sa NKTI. Sa ngayon, kasama ni Shirley ang kanyang ate na nangungupahan sa Malabon. Sila yung halos talaga lahat na nagsusupport. Kapag hindi na nila kaya, makita nila hindi nila kaya, hingi sila ng tulong financially sa mga taong malapit din sa amin. Peritoneal dialysis ang napili ni Shirley na klase ng dialysis. Ang peritoneal dialysis ay isang opsyon na binibigay sa pasyenteng may chronic kidney disease na ginagamitan ng PD solutions para i-filter ang dugo at ang solution nito ay dinadaan sa lining ng tiyan natin na tinatawag na peritoneum. Ito po ay maaaring gawin sa bahay lang. Merong isang tao na tumutulong nung bago pa lang kami dito, kailangan ko magpa-emergency. Dialysis patient din siya, tapos nagganito na type ng dialysis. Then, siya nag-recommend sa amin. Anong ginagawa natin yung solution? Yun, naglilinis siya ng katawan namin. Mm. So, ito yung ano niya, components. Mm-hmm. Pala mo lang tubig, pero... Mm-hmm. Kung mapasok sa sistema mo yan, mm-hmm. itong solution na to. Mm. Kada 6 na oras, kailangang mag-peritoneal dialysis si Shirley. So, Shirley, dito nakasalala yung buhay mo. Mm-hmm. No? Kasi pag na-miss mo to, itong ginagawa mo araw-araw. Ano, mara akong intoxicated na susuka ako, nahihilo. Mm-hmm. 2 beses sa loob ng isang buwan, kumukuha si Shirley ng kahong-kahong solution mula sa isang PhilHealth contracted clinic para sa kanyang supply.
libre itong nakukuha sa ilalim ng Z-Benefit Package ng PhilHealth. Malaki din pala nakukuha sa gobyerno, no? Pero yung sa sarili nyo, mga magkano? Ano, sobrang laki. Nasa higit kumulang siguro mga 40 to 50k. Kung walang libre, ha? O kung walang libre? Opo. Pero kung may libre na, mga nasa na yung neto nyo? Ay, less than mga 20 na lang guro or per month. Oo. Nasa 15 to 20k. Kasama na yun yung mga check-ups ko, laboratories ko. Sa labas ng tinitirhan ni Shirley, nandito nakatabi yung kahon-kahon ng mga gamot na kailangan niya para sa pang-araw-araw na gamutan. Pero alam niyo ba na itong apat na kahon na ito, sapat lang para sa 7 to 8 days na gamutan. Ayon sa PhilHealth, malaki na rin ang itinaas ng benepisyong nakukuha ng mga pasyente na may chronic kidney disease kumpara noong mga nakaraang taon. Isa ang hemodialysis sa may pinakamataas na insurance claims mula sa budget ng PhilHealth. For the year 2022, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 17.3 billion no? pesos for hemodialysis claims alone. Pero para sa isang sakit na lifetime ang gamutan, problema pa rin ang access ng publiko sa benepisyong medikal. In metropolitan areas, marami. We have a lot and I think it's enough in major metropolitan areas. There are some areas na wala talagang dialysis. Baka konti lang doon, kaya hindi profitable. But humanitarian reason, it is still good. Ang biro nga ng ilan, mamamatay ka sa mahal ng pagpapagamot, hindi dahil sa sakit. Sa panghabang buhay na kondisyon tulad ng chronic kidney disease, bukod sa hirap ng katawan, sakit sa bulsa ang kailangan tugunan para patuloy na madugtungan ng kanilang mga buhay. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook.